Hi guys, so ngayon naghahanap ba kayo ng tutorial paano mag-transfer ng pera sa GCash to PayMaya at PayMaya to GCash? So ang tutorial na to ay step by step at napakadali pong intindihin. Kaya make sure na panoorin mo yung video na to na kung saan ituturo ko sa inyo yung gagawin nyo paano mag-transfer ng inyong mismong GCash. At eto, nandito yung ating Maya. Makikita nyo dyan, from GCash muna to PayMaya and from PayMaya to GCash. So malalaman natin kung magkano yung charge ang bawat pag-transfer. Hi guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po nagtuturo paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung interested kayo sa mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gustong kumita ng pera online. So wag na natin patagalin guys, let's go! Okay guys, so halimbawa, meron na po kayong GCash. So meron na pong video tutorial pala paano mag-create ng account sa GCash sa mga wala pa pong account sa GCash. Sa PayMaya, meron din akong tutorial paano gamitin yung PayMaya. So ngayon guys, nangyayari kasi minsan, halimbawa, merong gusto, ang gamit nyo ay Maya, o kaya meron yung card no, nandun sa Maya, eh nandito yung pera mo sa GCash, syempre magta-transfer ka. So tanong, paano ba mag-transfer dyan? O kaya, meron kang Maya account, halimbawa sa atin, meron tayong Maya, okay, so meron tayong 1,780 dito at meron tayong savings na 30. So gusto mong i-transfer dun sa GCash mo kasi halimbawa yung card mo, papaano ngayon? So ganito lang siya. So una, ang gagawin muna natin is magta-transfer po tayo using dito sa GCash papunta sa ating PayMaya. So ang step 1 na gagawin natin is i-click lang po natin itong transfer. Yan. Dito sa transfer, click lang natin yan at hahanapin po natin yung local. Yan, yung mga local. Yan. Dito sa baba, makikita nyo po yung view all. So ito po yung pipindutin natin para mas madali nating hanapin and hanapin na po natin dito yung Maya or PayMaya. So i-click lang natin yung hanapin nyo lang yan. So ngayon guys, ang hahanapin natin ay Maya Philippines. Yan po ito. Yan, makikita nyo dyan. Yan po yung gagamitin natin. Click lang natin yan or Maya Wallet. So dito, ilalagay lang po natin yung amount kung magkano yung pwede nating i-transfer. Pero ang maximum po ng pag-transfer po dito sa Maya to or from GCash to PayMaya is 50,000. So pwede ho tayo mag-transfer siguro dito ng 1,000. Yan. Dito, ilalagay natin yung ating pangalan. So which is maximum o 50 character. So lagay nyo lang po yung pangalan nyo dyan. And dito guys, yung account number. Yan po yung cellphone number na nakaregister po sa PayMaya nyo, para mailagay nyo po dyan. Kapag okay na, nailagay nyo na lahat lang information, ang gagawin nyo na lang po ay i-click nyo po itong send money. So mamaya i-check muna natin pala dito sa ating, so meron tayo ngayon dito wallet para makita nyo na na-transfer ba siya. 1780, so nag-transfer tayo ng 1,000. So ang gagawin ko muna is i-click ko lang itong send money. And then dito, re-reviewin nyo po kung paano po yung mga information na inilagay ba natin ay tama. So basahin nyo po yan, kumpletuhin nyo yan. Yung cellphone number ba tama? Dapat i-confirm nyo muna yan kasi meron pala siyang fee. So, 15 pesos naman yung transfer fee. Pero para makita natin yung demonstration, okay lang yan. So, click lang natin yung nandito sa baba, yung confirm. Yan. Then, i-click lang natin tong pay, 1,050. And kukunin natin po yung ating cellphone number or yung mismong code dito po sa ating cellphone number. So, meron po silang 6 number which is makikita dyan. Yan, ilalagay ko lang yan. So, kapag nailagay nyo na po yung 6 number na text dun sa GCash nyo, i-click nyo lang po itong submit. Yan. And then, ihintayin na lang natin. So, ito po yung bank transfer nya. So, Maya Philippines. Yung inyong email na ilagay doon, optional naman yon. So, 927. Pupunta tayo ngayon dito sa ating yon. So, nakita nyo guys, instant yung pagdating po ng mismong ating pera dito sa pag-transfer from GCash to PayMaya. Pwede pala siya. So, cross e-wallet, pwede pala itong. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is itra-transfer naman natin ngayon. Halimbawa, meron ka GCash. Eh, gusto mong itransfer naman ngayon ito. So, Maya naman, papunta naman dun sa ating GCash. So, ang gagawin natin, the same din, bank transfer. And dito, hahanapin naman natin yung GCash. So, ngayon, ang hahanapin natin ay GExchange. Yan o. So, GCash. So, click lang natin yan. And dito, ilalagay po natin naman yung amount kung magkano. So, halimbawa, 1,000 naman yan. And then, ang purpose. So, ano ba yung purpose pag-transfer mo from Maya to your GCash? So, lagay lang natin fund transfer para mas madali. And yung
account number, yan po yung GCash number nyo. So ilalagay din natin yan. And yung account name, syempre yung pangalan nyo po dyan, ilagay nyo lang din po yan. So kapag okay na po lahat, sa tingin nyo okay na po lahat yan, meron po yung balance tayo dyan, transaction fee may apply. So titingnan natin kung magkano naman yung transfer from Maya to GCash. So i-click lang natin itong continue. So ganun din, 15 pesos. So may 30 pesos tayo ngayon charge. Then i-click lang natin itong transfer now. Yan. So meron ding one-time pin. So parang yung dito sa GCash din. So dahil ito na mismo yung number sa akin, click lang natin yung verify. Yan, you're almost there. And then check natin yung receipt. Ito naman po yung pinaka-bank transaction. So titingnan natin ngayon. Okay, okay, naibawas na po agad dito sa ating Maya. And pupunta naman tayo ngayon dito sa GCash kung bumalik ba yung pera natin. Nga lang, may charge na siya. Yan. So bumalik na rin siya dito sa transaction. Nakita nyo yung guys, cash in from PayMaya Philippines. So ganun lang pala kadali guys, nagamitin po yung from GCash to Maya and from Maya to GCash. Madali lang pala siya, and meron lang po silang transaction fee, which is from GCash to Maya 15 pesos, from Maya to GCash 15 pesos din. So ganun lang kadali. So kung gusto nyong gamitin or panoorin nyo lang to, or gusto nyo pa yung katulad ng mga video na to, ay make sure guys na mag-subscribe kayo, may mga tutorial tayo. And if you have questions, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box. At kung nakarating kayo sa part ng video na to, pakitype naman po dyan sa comment box ng GCash to Maya. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.